Ako si Joel Awat, taga Rosario. Nakatira ako dito ngayon sa Lipa at nag-ooperate ako ng maliit na negosyo. Nagtrabaho ako sa isang company ng truck. Gumagawa ako ng truck at tumagal ako dito ng 10 and a half years na nakatulong ako sa pamilya ko dahil sa sweldo ko na kinikita doon. My name is Marjorie Rangalurias. I am a caseworker handling the assisted voluntary returns of migrants to the Philippines. We usually receive referrals from sending missions who refers cases of migrants who will be returning to the Philippines. Joelle was assisted for her returns and was provided with pre-departure and flight assistance going to the Philippines. Nung umuwi ako, napakahirap pala sa isang overseas worker na magtrabaho tapos bigla kang medyo nag-adjust ako, nahirapan ako. Yung lifestyle here, yung hirap ng financially, mahirap. So ang plano ko is mag-open ako ng business kasi there's tatlong option eh. Mag-work ka, mag-aral ka, mag-business ka. Pinili ko yung business. So before we implement the assistance to the beneficiaries, we usually have this several stages before the implementation. One is the planning. So in the planning stage, we usually assess the capacity of this individual on their capacities to really do or manage the certain activities that they wanted or they planning to do. For the case of Joel, since he already have that certain skills in establishing a certain resto or has the skills to cook, it was very easy for him to establish the certain business. The role of IOM is to directly coordinate and collaborate with the vendor of the beneficiary, and we usually provide in-kind assistance, meaning IOM is the one directly paying all the items. Ipinurchase ko ng mga utensil, yung nagkuha ko ng bahay, nagkuha ko ng pwesto. Yung opportunity, let's say opportunity or mas mag-grow pa si Joel, mas kaya pa niyang ibahagi ang sarili niya at ang thoughts niya or ang capability niya sa ibang tao. Siguro kasama ko siya hanggang doon. Magkasama kaming tutulong sa tao. Kaya mas pinag-igi niya. Yun. Nung una, kita ko na ano siya eh, yung parang naaano siya sa sarili niya, hindi niya alam kung bakit ba nangyayari sa akin to, yung mga ganun. And then, dinala ko siya sa faith. So ngayon eh, medyo mahirap ang sales, mahina ang bentahan, pero fight pa rin ako. Plano, marami. Pero, siyempre nakikita ko naman sa kanya, we're not young. Siyempre, nandun na yung pagka-practical, kailangan stable ka. Nag-heal na rin yung sakit nang umuwi ako rito.